tila hindi pa rin natatapos ang patutsadahan ng ilang miyembro ng pamilya Villafuerte sa Camarines Sur na magkakatunggali rin sa politika. Samantala, patuloy pa rin ang bilangan ng boto sa ilang distrito habang may iba na rin na iproklamang panalo. Live mula sa Pili, Camarines Sur, may report si Mav Gonzalez. Mav? Sandra, tatlong araw nga matapos ang eleksyon, napakainit pa rin ang labanan ng mga lokal na kandidato dito sa Camarines Sur. Tila unti-unti nang natitibag ang tatlo't kalahating dekadang paghahari ng pamilya Villafuerte sa Camarines Sur. Sa apat kasing tumakbo, tanging si Governor-elect Miggs Villafuerte ang pinalad na manalo. Tinalo niya ang lolo na si incumbent Congressman Luis Villafuerte Sr. Masarap dahil nanalo. Lahat po na aking sipag at tiyaga nag-pay off. Pero masakit din dahil ang tinalo ko po ay ang kalabang ko, si Lolo Luis. Nung ako po'y lumaki, pinapanood ko po siya na maging gobernador ng probinsya. 15 years po siya naging gobernador, na sinundan po ng aking ama na si Governor L.A. Villafuerte. So sila po talaga ang aking mga idolo. So sana po magkaisa na po kami. Now is the time for reconciliation, unity at pagmamahalan. Tinalo naman ni re-electionist Dato Arroyo sa pagkakongresista ng 2nd District ng Laluigan si incumbent Governor L. Ray Villafuerte na ama ni Miggs, habang ang kanyang lola na si Nelly Villafuerte natalo sa pagkakongresista ng 3rd District ni Attorney Lenny Robredo, asawa ng pumanaw na DILG Secretary Jesse Robredo. Yung pinakamalaking challenge kasi na hindi mo ba disappoint yung mga taong umaasa sa'yo. Yung pinakamalaking problema dito, talagang yung pagkukulang sa delivery of basic services. Mm-hmm. At palagay ko masosolve lang yun pag sinenente namin yung mga local government units. Okay. Tingin ni El Rey, nakaapekto sa resulta ang iringan sa loob ng kanilang pamilya. Main issue niyan is yung conflict. Masakit man sabihin, pati ako naapektuhan dyan. Lahat ng goodwill na ginawa ko sa tao, kung ang ama mo naman talaga ay binabanatan ka everyday, Villafuerte rin ako eh. So whatever he says on TV attacking the Robredos may affect sa mother ko, may affect sa amin. Kung ano yung resulta, we will respect. Pero tila hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang patutsadahan. Si Miggs gusto na raw makipagbati sa kanyang lolo. Pero iba naman ang sinasabi ng nakatatandang Villafuerte. Ako na mismo po ang tatawag sa kanya, magdetect sa kanya, or pumunta po sa bahay niya para po mag-usap kami na magkaisa na po ang pamilya namin. Dahil at the end of the day, pamilya po kami, mahal ko po siya, at isa po siya sa mga hinahangaan ko, ang lolo ko po at ang aking ama na si Governor L. Ray Villafuerte. How can I reconcile with a hypocrite and a liar? Ayon pa kay Congressman Luis Villafuerte, nagkakalat ng mga maling chismis ang kabilang kampo, gayang na magkoconcede na raw siya at bedridden na umano siya kaya hindi na magpapatuloy sa pagkakandidato. Sa 4th District naman, dikit pa rin ang laban ni Wimpy Fuentebella at Aga Mulak. Bahagya namang nagkagulo ang bilangan sa isang presinto matapos akalain ng mga taga-suporta ni Aga Mulak na pinupuslit ang isang picos machine. Mayroong isang tauhan si Fuentebella na tatlo yon, pero yung isa lang ang nadakip na may dalang picos. Yung inahabol ho kami ng tao, ako naiwan, yung kasama ko, nakatakbo, ako ang binurugbog. Sabi ko, wala kaming picos machine. Generator ang dalami. Ito nag-brown out dito. Nagain na rin ang petisyon for failure of election sa ilang polling precinct si Mulak. Corrupted daw kasi ang ilang CF cards o di kayo naman sira ang picos machine. Tumanggi namang magbigay ng pahayag kaugnay nito si Fuentebella. Samantala, naiproklama na kahapon bilang 1st District Representative si re-electionist Congressman Rolando Andaya. Kanina naman ang proklamasyon ni 5th District Representative re-electionist Salvi Fortuno habang nangunguna sa Vice Gubernatorial race si re-electionist Ato Peña. Sandra, sa ngayon nga tuloy-tuloy naman ang canvassing dito sa Camusur, ngunit medyo nagtatagal lang dahil merong mga objections yung iba pang mga parties dito. Sandra? Mav, yung sinabi ng lolo ni Miggs kanina, no, medyo mabigat din yung sinabi niya. Meron na ba reaction si Miggs dyan? Kanina nga, Sandra, tinatanong ko si Miggs kung nakausap niya na at all itong buong election period yung lolo niya. At sabi niya, linsunod na rin daw dun sa suggestion sa kanya ng mga tao, palamigin daw muna yung sitwasyon dahil alam niya na mainit ang ulo ng lolo niya ngayon. Medyo meron silang conflict nung daddy niya na si El Rey Villafuerte. So hindi raw muna niya kinakausap ngayon ang kanyang lolo na si Luis Sr. Pero ang mensahe nga daw niya sa lolo niya, mahal naman daw niya ang lolo niya. At dahil nga pamilya sila, parang dahil ngayon, dahil meron silang time
of politics, sana raw ito na yung time para magkabati-bati silang lahat, Sandra. Kaya lang dahil nasubaybayan din naman ng publiko kung gaano ka haba talaga yung alitan ng mag-aama. So sa tingin mo ba, base sa pakikipag-usap mo sa kanila, talagang sincerely umaasa sila na magkakasundo-sundo sila? Sa pakikipag-usap ko doon kay Governor-elect na si Mix Villafuerte, pati doon sa tatay niya na si El Rey Villafuerte, sa palagi ko naman, Sandra, talagang sincere sila na gustong makipagbati doon sa kanilang patriarch, dahil nakita ko naman na talagang, sabi nga nila, nirerespeto nila, talagang ito yung sinusundan nila ng yapak sa politics, not just in politics but even their family lives, ito raw kanilang lolo. Kaya daw talagang pinapalamig lang nila ang sitwasyon at gusto raw nila na makipag-ayos dito sa kanilang patriarch. Sandra, maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.